Okay, welcome back po mga ka-DIY dito sa, welcome sa ating channel. At gusto ko pong i-share sa inyo yung ating maliit na project, pero kakaiba siya. Meron tayo ditong project na is cabinet, pero hindi, merong kakaiba sa kanya. Tara, papakita ko sa inyo. Gamitan siya ng ganito para sa ating drawer. So ang kakaiba dito sa ating frame, kung mapapansin nyo itong portion na to, hindi siya naka-square, kasi yung tatamaan itong gilid na to may poste dito. So, kaya nakaganito siya. So, ang gusto kong i-share sa inyo ngayon dito ay kung paano natin siya malalapatan ng drawer. So, kaiba po ang diskarte dito kumpara dun sa mga frame na regular na naka-square lang. Okay, samahan niyo po ako hanggang sa matapos ito, para po may pakita ko sa inyo mabuti. Kung mapapansin nyo, ilagyan natin siya ng bracket dito. So, lahat ng corner, lalagyan natin ng bracket yan. Thank you.
So ito mga ka-DIY, natapos na natin yung pinaka-framing ng pang-ilalim ng drawer. Ayan, kung mapapansin nyo. So ang in-next natin dito ngayon ay yung pinaka-frame ng flooring pa lang. Yung pinaka-flooring pa lang niya. Yun ang in-next natin. So, continue lang tayo, continue. So in-next pa pala natin yung pagkakabit muna nito. So kanina pala sinod ko lang. So kabit muna natin. Magkakabit kayo ng ganito mga ka-DIY. Ano lang siya, igilid nyo lang siya. Para di kayo malito. Pwede rin natin igit na. Ayan, pwede rin ganyan. O, iangat natin siya ng konti. O, dito sa may pinakagilid na to, angat natin siya ng 1/4. Pwede rin po. Hindi siyang riribitan. Para kung sakali mag-adjust tayo ulit. Okay, at natapos na po nating tabasin ang pyesa. Ito na yung pinakaloob ng ating drawer ngayon. So, putol-putol pa po yan. Hiwa-hiwalay pa yan. At hindi na po ako gagamit dito na bracket para po ito ay pagdoktong-doktongin.
Seahawk on the
T-Hawk on the beat.